if ever yan, baka kasi makatakas yan if ever. Pwede natin yung pahold dyan sa ano, immigration. Sa immigration. Madedetect natin kaagad kung a-actionan ka agad. Putang ino, wala pang, mukha ba 30% to pre? Malayo pa sa katotohanan. I don't feel good. Sorry ah. Sa magulang at pamilya ni Engineer, kami po ay humihingi ng pasensya dahil kailangan po namin gawin to. Last Sunday, nakipagkita yung pamilya ni Engineer sa amin kasama yung lawyer niya at nakiusap yung pamilya niya na wag na naming i-public to or videoan yung pagkikita namin at bilang respeto, hindi na namin nilabas sa media to. Pero dahil madaming lumabas sa social media na kami daw po ang tunay na lulong sa sugal. Gawa-gawa lang daw namin itong istorya na to, kaya po kami napilitan na ilabas to. Pasensya na po. Kamusta pare? Ano yan ganito? Nagsasanlayan sa amin ng JP. Saka nakikiusap sa amin yan. Sabi ko, hindi ako tumatanggap ng JK hanggat hindi yan alam ng may-ari. And then, nung sinabi niya, hindi, kayang bayaran to ng boss ko, ganito, ganito. Ano mo, magbibigay pa si boss Bon sa amin? Kaya sabi ko, possible, mababayaran ko kayo kagad. Sabi ko naman, balikan kita. Sabi ko, kasi I try to confirm kung totoo yan sinasabi mo or hindi. Kasi gumanan na kami kasi ang sinasanlaan niya sa amin, mag-show ng good faith na harap din namin ang problema ko. Sa amin lang is, nabigla din kasi yung family niya. Hindi rin nila alam. At then, mapanood nila yung life ni Sir Pan. So, nabigla sila. So, kailangan nila ng time para makapag-usap. Masisettle po yung problema. Okay. Ganito lang. I don't think you can do it anymore. No? Nabandong yung project, marami kang hindi na-comply. Alam, building permit, at softcon ka, yung binabayaran sa softcon mo. And practically, from the very beginning, duda na ako yung intention mo, Mike. First time nakaharap kita. I said a lot of things para maayos to, hindi mo sinunod. Okay? So ngayon, andyan na yan, tigil na. Tumatakbo yung oras. If you want to settle, settle it now. Bayaran mo yung kulang. I-quantify natin magkano nagawa mo, yung balance bayaran mo. Yun lang gusto namin. And then we will find another contractor. Mm-hmm. Maliwanag yun, panyara, that settles everything. Mm-hmm. Okay? Okay po. I'll give you time, you know, to prepare for that. And then, ano sir, just an assurance, no, na hindi siya tatakbo. Ako naman sir, is yung office. Hindi siya makakatakbo sa akin. Yes po. Hindi ka makatakbo sa akin. Come up with the concrete proposal, communicate mo sa amin, and then pag-iisipan namin. Yes. Sa part naman namin, sir, kaya na namin na dumating sa kung ano bang punto. Kaya nga, kaya buti nga nagpagkita ka kasi I'm beginning to hunt you eh. At kakalagyan ka, Mike. Kasi yung atrasong ginawa mo malaki eh. Hindi lang si Bon ang nagregado mo. Kami, pamilya, ako yung kaharap mo eh. And you said good things. Nakaharap kita. Diba? So better do it as soon as possible. Bata-bata ko nga, sinisira mo yung ano, future. I need you. You should need a treatment, di ba? Patreat ka. Meron siyang ano eh. There's something wrong with you eh. Ang daming naghahabol sa'yo eh. Paano yan? Ay, ang daming naghahabol sa'yo. Baka ulanin ka ng waran. Dahil nung iniwanan ng check in a fake. Bali, ano sir, yung buong family niya is natutulong po ilong. I hope, kasi
And binadami yung pamilya mo. Dream house nila yan. Every day of the event, of all the events, nandun kayo, you're part of the group. At mataas ang pagtingin namin sa'yo dahil you are aspiring to be a good contractor. I've seen a lot of red flags, yung sabi ko kay Bon noon pala. Pero sabi niya, bigyan natin benefit of the doubt. At siya nag-prevail. Okay. So, yun lang po, we want to make sure na, or just assured na, wala kang tatakbo din. Yeah, hindi ko talaga maiwasan mag-isip from the beginning, may bad faith ka na. Binibigyan ka ng phone ng benefit of the doubt, kahit bata, pareto mga bata. Sabi ko, sige, it's up to you, it's your decision. Kasi kung sinabi mo lang, nahirapan ka, walang problema eh. Kaso hindi ka nagkataon. Wala ka nang disappear eh. January pa lang, nag-worry na sa'yo. Alam mo kung ganun ang ano mo, vice, magpatreat ka. Kasi ako, lawyer ako ng rehab eh. Yan ang ginagamot doon, yung mga addiction sa gambling, drugs, alcohol, yan, before you student. Kasi pag marami ka nagrabyado, marami tatakka sa'yo. Yun. Bata-bata mo pa, sayang, profession. Sayang. Ang daming successful na contractor. Ikaw, I was looking at it, na bata ka pa, lakas ang loob. Had we known na may bisyo ka ang gambling, hindi naman ka naman kukunin eh. Si Bon, hindi na nag-due diligence, alamin yung background niya. Kasi maganda naman ang pag-iusap niya. Anyway, nandiyan na, nangyayari niya pa niya. I hope everything will be settled. Yes, ma'am. I will facilitate. I really turn emotional and angry kasi kadugo pa no. Pamilya ko si Bon. Dudurugin ko pa yan. Hindi ka makontak si Mike eh. Wala naman yung magagawa, di ba? Pag dinurug kita, pare, ano na yung karma ngayon eh, digital na eh. Tangay ng tiwala. Tangay na, nag-usap tayo, pero mata sa mata, sinaksak mo ako. Dudurugin kita. Promise, pare. Eh, gano'n na lang. Tapos na yan, Bon. Yeah. Pag na-settle yan, everything will be quiet. Okay? Bon will pursue his dream na magawa yung bahay na yun. Yun lang. Katalikuran natin ang problema yan. Dadala sa buhay natin yan. May solusyon naman, di ba? No matter how bad the situation right now, I think it will change for the better. Ayusin nyo lang. Ito yung tungkol sa kaso ni Engineer Mike Bote na ngayon ay kinakaharap niya sa kaniyang nagawang di pagtupad ng kaniyang tungkulin sa paggawa ng bahay ni Bon Rondonia. Siyang napiling kontraktor ni Bon at last year, sometime last November, napagkasunduan na nila yung nasabing construction project. Sabi ni Bon Rondonia, nakapagbigay na siya ng halagang 8 million pesos kay Engineer Mike Bote. Ngunit nung kalagitnaan noong Marso ay bigla itong inabandona ni Mike Bote ang kanyang nasabing proyekto. At nakatiwangwang na ngayon sa construction site na kung saan makikita lamang ang nagawa lang ni Mike Bote doon ay mga excavation work, clearing at saka paglatag ng mga steel bar para sa pundasyon o poste ng bahay. Nasa aming tansya ay hindi lalampas ang halagang 2 milyon peso. Sa pamamagitan ng social media, tanawagan si Bon na makausap itong si Engineer Mike Bote. At ito nga nung nakaraang linggo ay kami nagkaharap-harap kasama ni Engineer Bote ang kanyang kapatid at kanyang lawyer. At sa pag-uusap namin ngayon ay ipinangako nila na ibabalik daw kay Bon Ordonia o babayaran ang kanyang perang natanggap at hindi naman nagamit sa proyekto. Ngayon, ang aming susunod na hakbang ay estimate magkabilang panig kung magkano talaga ang actual na halaga ng nagamit ni Engineer Mike Bote sa nasabing proyekto. At kung matatapos na ang estimation, ang balansin naman ay babayaran niya kay Bon Ordonia. Ngayon, pag hindi niya nabayaran, kami agad ay magsasampa ng kasong kriminal, civil at administratibo sa pagka kanyang
pagtalikod sa kanyang tungkulin bilang inhinyero at pwedeng ikatanggal ng kanyang lisensya bilang engineer. At ito'y gagawin namin sa lalo madaling panahon.